Ayun guys, good morning. Meron tayong project dito ngayon. Isang pad na flavor, epok blue eyes ang kanyang flavor. So ang ganda ng appearance niya guys, oh, yan oh. Matte black yung kanyang finish. Yan. Napakaganda tingnan. Tapos handing-handi lang siya. Tapos glossy yung kanyang gilid paikot. Yan, yan. So tapos naka drip tip lang siya. So itong drip tip guys, ito yung stock niyan, yan. Meron pa siyang mga kasamang filter na hindi na sinama nung may-ari. So naka type C charging na rin siya. Ayan guys. Ayan, ang problema nito guys, i-dispose na nung may-ari. Kasi disposable naman talaga 'to eh. Ayan, so sabi ko sa kanya, dalhin mo rito baka sakaling ma-refill natin. At papakita ko lang sa inyo kung paano ko nga bubuksan 'to. Ayan. Ayan, so guys, standby lang at kukuha ka tayo ng gamit para mabuksan natin 'to. Ayan. Okay? Ayan, paalala lang po, bawal po gumamit ng ganitong mga pad ng mga vape ang 18 years old pababa. Ayan. So ayan po yung Playba Epoch na 10,000 pops. So pakita ko sa inyo kung saan natin dapat umpisa ng pagbubukas. Ang gamit po natin ay kutsilyo na maliit lang, tsaka tweezer. Ayan. Tapos dito tayo mag-i-start ngayon, dito sa likod. Ayan, huwag dun sa may tatak ng Playba. Huwag dyan, dito sa likod tayo magbubukas. Ayan. So isisingit natin yan yung ating gamit na kutsilyo sa gilid. Bala kayo kung saan nyo gusto mag-start. So ako dito. So ingat lang guys sa pagbubukas, dahil baka umigkas yung kutsilyo, yung masugatan tayo. Ayan. Ayan, kung may budget naman kayo, 500 to 600 lang naman ang price nito sa market. So bumili lang tayo kung para hindi tayo mahirapan. So ayan guys, nakikita nyo, inuunti-unti ko lang na iangat yung cover. So naka-snap lang yan dyan. So ayan ang ating loob ng ating Playba Epoch. So napakasimple lang niya guys. Ayun, ang pagtanggal ito, itataas, tutulak natin pataas. Ayan, ganyan. Ayan, so ayan ang loob niyan. Ayan, ganun lang kasimple yung laman niyan guys. Set aside natin yung gamit. Tapos dito naman tayo ngayon sa pinakang lagayan ng juice. Ayan, so ang gamit kong tweezer ay ceramic yung dulo, so madulas. So ang ginamit ko lang uli ay yung kutsilyo na gamit natin. So ayan. So makikita nyo guys, tuyo-tuyo na yung kanyang juice. So kailangan na talagang maripilan. So pagdating naman dito, medyo maingat tayo rito dahil may maliit niya na dalawang wire, yung negative positive para doon sa battery. Ayan. Tapos ay tutulak natin yan dito sa taas, pababa. Ayan, ganyan. Ayan. So makikita nyo, puting-puti na yung bulak. Ayan. Ayan yung loob. Tatanggalin lang natin yan. Tapos gagamit tayo ng ano dyan, ng tissue. Ayan, para masaid yung mga natitirang juice kung sakaling mayroon pa. So dito naman sa case na to, maputing-puti na yung bulak. So wala na talaga siyang juice na natira. So itong ginamit ko, yung tissue. Ayan. Tapos isingit natin dyan sa loob. Tapos i-press natin. Press natin para kumapit yung natitirang juice kung meron man, sorry. Ayan. Ganyan lang guys. So halos wala na lumipat na juice dito sa tissue natin. So pwede na tayong mag-refill. So ibang flavor na ilalagay ko dito guys, dahil wala akong blue eyes na flavor, yung original na flavor na nakalagay dito. So ito ang ginamit ko. May pagka melon siya, 24 mg. Parang ice melon. So basta pag ganitong mga pad, usually dapat yung salt nick gamitin natin. Ayan, para mas malasa siya. Binabasa ko to guys dito sa may loob, kasi dito nakaipit yung pinakang yung heating ano niya, heating element niya. Ayan. Para sigurado na basa siya dun sa paglalagyan ng pinakang ito to, yan yung inipit ko niya, yan yung pinakang umiinit para mas mag-burn yung juice. Ayan. Para sure lang na basa siya. Kasi kung minsan kasi pag linagyan natin ng juice yung sa taas, eh hindi pumapasok agad dun sa pinakang heating element niya yung ano, yung juice. So pag ipak natin, susunog.
Pero guys, after ma-refillan natin yan, dapat mga 5, mas maganda kung mga 10 minutes bago natin gamitin para siguradong na-absorb na ng bulak yung pinaka-juice natin. So ayan, ang capacity nito guys, mga nasa 10 ml na juice. So makikita nyo, sinisip-sip siya na sinisip-sip. Ayan, makikita nyo yan guys kung medyo okay na, kasi yung juice halos di na bumababa, hindi na nasisip-sip ng bulak. So guys, malakas yung piga ko nyan, kaya medyo madaling mapuno yan. Huwag naman sobra guys, kasi baka mag-leak. Yan ang karamihan sakit ng mga pad pag nag-leaking na siya. Siyempre mag-grounded na siya. So yan, ibabalik na natin. So linisin natin muna siyempre. Gamit tayo ng cotton buds, yung mga butas-butas na yan, para matanggal yung mga excess na juice, yung dating juice pa. So tatapat natin yan dun. Makikita nyo naman guys, pag kayo nagbukas, makikita nyo na dapat dun siya nakasentro yung butas, para dun sa ano yan, para dun sa filter. Pag okay na, pwede natin ibalik yan guys. Yan, ano, ayusin lang natin yung wire para hindi siya maiipit, para madali siya ipasok dun sa housing. Yan. So ang pagpasok nyan guys, syempre meron namang yan yung filter na yan, dyan nakatapat din yung butas dun sa ilalim. Yan, so punasan din natin yan yung filter. Stock filter lang to nakalagay guys. Actually hindi siya filter, parang drip tip siya, kasi ang filter iba, may filter talaga sa loob. So stock to. So tatanggalin lang natin yung mga residue dyan, yung mga naiwan na juice. Yan, saka to linisin natin syempre. So ganun guys ang paglalagay, ganyan o, yan o, yung may pinakantapat ng butas na yon, tututok din natin yan siyempre. Yan, tapos ipupush natin na konti para makalagpas yung pinakang charging pin dun, para sumuyot din sa butas. Ayan, ang ganun lang siya guys. Tapos tatakpan na natin. Siyempre kailangan nakatapat sa baba, kasi pagbaliktad pwede rin naman, pwede, kaso lang ang pangating na pagbaliktad, tatanggal na naman tayo. So ayan guys, snap lang natin, diin lang ng konti. Napakadali lang ang buksan guys. Ayan, tapos ibalik na natin yung ating tip. So medyo low bat pa to guys, kaya ito tinest ko muna, tinesting ko, pero mahina na yung kanyang power. So kailangan siguro i-charge pa natin. Pero so far okay na siya. Masarap yung flavor, tama-tama lang yung kanyang usok. Ayan. So guys, sa mga bagong naka-bisita sa aking channel, please like, share, and subscribe. At pakit na rin yung siyempre notification bell sa taas, para updated kayo kung sakaling may mga video pa tayong kagaya nito, at maging updated po tayo sa mga susunod kong content. Ayon. God bless!